Yo, Cycling Chef! Good morning sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. Wala po tayong ride ngayon. Nakita nyo, may dala akong wheelset. Kaya ako may dalang wheelset, mga kapadyak, bibenta ko po siya. Meron po yung buyer. Magkikita kami sa Centris, malapit dun sa restaurant na pinapasukan ko. Ngayon, kaya ako naman ibebenta kasi meron tayong nilulutong project. I'm planning to get a gravel bike. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Andito na tayo sa parking ng Centris. Mamaya pupunta yung buyer dito. Papakita ko lang muna yung markings dun sa rims para at least alam nila na may konting gasgas dun sa rims nung binibenta natin. Base point, mga kapadyak, base point, digital printing, matatagpuan sa Palapala, Dos Pariñas, Cavite. Okay, pasyalan nyo ha. Meron kang page, di ba? Meron. Lalagay natin sa description box yung page niya. Bro, salamat. Ang ganda ng sticker ko. 298 frozen patties later. Okay guys, nandito na tayo sa bahay. Nakapag-shower na tayo. Naka-disinfect na rin. And nabenta na natin yung ating wheelset. At ito nga yung ating yung cogs. Hindi naman siya kasi kasama din sa deal. So, ang gagawin natin, gagawa ako ng video kung paano magpalit ng cogs. This is a Dura-Ace 11 by 28. Pero magaang siya. Ang gagawin ko, dun sa isang training wheels ko na alisin ko yung Ultegra na 11 by 30. Itong 11 by 28 ang ilalagay ko. Kasi although naka 11 by 30 yun, technically, mas maganda pa rin ipang-ahon to kahit na 11 by 28 lang kasi magaang. What? So ito yung kakabit natin doon. Linisin muna natin to. Siyempre mga kapadyak, kinalas na natin. Linisin na natin para pagkakinabit natin doon sa isang wheelset natin, malinis na siya at masarap siyang gamitin. Okay mga kapadyak, malinis na po yung ating cog. So ito siya. Ayan, i-arrange natin siya sa pagkakasunod-sunod. Simulan na po natin. Ang una natin gagawin, tatanggalin natin yung cassette na nandito sa aking DT Swiss Oxic 32. Siyempre, ang unang ang gagawin natin, alisin natin yung skewer. Lagay muna natin yung pangontra natin. Right? Tapos, siyempre, yung tools na pangtanggal. Okay? Tapos, ang pagbukas niya is counterclockwise. Okay. That's it. Okay mga kapadyak, tip ko lang no, pag itatago nyo na yung cassette at hindi nyo nagagamitin, hanap lang kayo ng tali. Tapos, pwede nyo siyang itali. By this, hindi magkakahiwa-hiwalay. Simulan na natin. Kabit na natin. Iikot lang natin siya. Hanapin natin yung pinaka. Ayan, sabi ko sa inyo, papasok yun. Okay. Ayan. Okay. Tapos nagkakasunod lang yan guys. Tapos, another spacer. Tapos, ito na. Ikot lang pag ay pumasok. Ayan. Then, ito. Ayan o. Meron siyang sariling parang spacer. Yan na yung kasunod niya. Ayan. Tapos, ito rin, meron siyang sariling parang spacer. Yung 12 tsaka yung
11. Okay. Ayos na. Then, yung cover. Yun. Pwede na natin higpitan. Siguro lang tayo na hindi gumagalaw, no? Perfect. Ayos na, guys. Ganun lang po kasimple yung pagkakabit ng cogs o pagpapalit ng cogs sa ating mga wheel set. Ang kailangan nyo lang, syempre, yung mga necessary tools na pangtanggal at pagkakabit. Bali, again, ganun lang. Magkakasunod lang po siya. At itong wheel set na to, ito po muna ang gagamitin natin dun sa ating road bike. Itatabi muna natin yung carbon DT Swiss natin. Ito muna yung gagamitin natin, mga kapadyak. A few inches later. Since nabanggit ko nga na ang gagamitin kong wheel set ngayon, yung aking training wheels na DT Swiss Oxic 32, aalisin ko muna yung aking carbon rims. Ang gagawin ko ngayon, syempre, pagpapalitin ko ng wheels, papalitan po natin yung brake pads. Kasi yung brake pads nito is para sa carbon. So kailangan nating palitan ng brake pads na specific para dun sa gagamitin nating rims na Oxic 32. Yung Oxic 32 is alloy, coated siya ng color black. Yan. Siyempre tatanggalin natin 'to. Maluwag na po siya. Tapos pupush na lang natin 'yan. Tapos ayan oh. Siyempre, itatago natin siya. Tatandaan natin na this pair is for the front wheel. Now, ito na ngayon yung specific na brake pads para dun sa ipapalit natin. No? Madali lang naman po, meron po siyang palatandaan. No? May nakalagay naman na pangkaliwa. So, ibig sabihin, sa left side siya. Ito yung brake calipers nyo, nakasulat for left. So, dito mo siya ikakabit, pangkaliwa. Susuot lang natin yan. Hindi na natin kailangan na natanggalin yung mismong caliper. Pwede na natin maikabit yan. Ito yung para sa kanan. So, ganun din. Susuot lang natin yan. So, that's it. Nakakabit na. Higpitan na natin itong pinaka-screw ng brake pads. Okay. Huwag naman natin pakatodo yung higpit kasi baka ma-loose thread at hindi na natin matanggal. Okay. That's it. Now, i-adjust ngayon natin yung ating preno kasi syempre hindi yung pantay. Oh. Mas malapad kasi yung aero rims ko eh. Yung carbon rims. So, adjust natin to guys. Dun sa tamang adjustment na kailangan. No? Gagawin natin since mas manipis ito at mas malapad yung sa carbon, dapat ihigpitan natin 'to ngayon. Medyo hihilahin natin yung ating preno. Tapos hahawakan natin yung caliper at i-adjust natin siya dun sa tension o i-adjust natin siya dun sa gusto nating pagkakapreno. Ayan. This is okay, no? Guys, ganito ako magpreno. Ito yung prepared ko, guys. No? Tingnan nyo. Tingnan nyo, mga kapadyak, ha? Yan. Medyo malalim. No? Ganyan po ako. Mas malalim. Ayoko nung dito pa lang pumipreno na. Kanya-kanyang preference yan, eh. Sa akin po, mga kapadyak, ang gusto ko medyo malalim. Na yan, ganyan. Ayoko nung pagkaganon mo, preno agad. Kasi may mga pagkakataon, kahit nakahawak ka dito sa hood, sa ibabaw, tapos nalubak ka, pababa, palusong ka, minsan nagaganon mo. Paano kung maipit yung preno mo? Nalubak ka, napisil mong konti, di paano yun? Di pwede kang bumaligtad nun. Kaya mas maigi, malalim. Sa akin, ha, yan ang preference ko, no? Ewan ko sa inyo, mga kapadyak. Okay, palitan naman natin yung sa likod. Yan, since this is
carbon specific pads, papalitan natin siya nung specific alloy rims para dun sa ating isang wheelset. I-align din natin yung ating caliper sa likod kung paano in-align natin yung nasa harapan base dun sa gusto nating adjustment, no? Siyempre may kani-kanya tayong preference, no? Paligan na lang naman din ang gagawin natin, hawakan natin yung calipers tapos ilayin natin ng konti yung cable. Konti pa? Konting hila pa. Okay, let's check. Tingnan niya mga kapadyang. Ito yung ating front brakes. So, ganun din. Ang gusto natin, yung hindi ka naman maiipit, pero ang gusto natin, deep, malalim. Ayan, ganyan. Ganun din sa kaliwa, syempre yung una. Kanya-kanya naman tayo ng preference. Sa case ko, yan ang gusto ko. Okay mga kapadyak, yan po ang ating vlog for today. Kung paano magpalit ng cogs, at kung paano magpalit ng mga brake pads, at kung paano magpalit ng wheels. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing. Pag-hit na rin ang notification bell para updated po kayo pagka nagpo-post ako ng mga bagong videos. Ako nga pala si Cycling Chef, nagsishare ako ng mga cycling content. All about cycling, training programs, unboxing, mga kalikot, butingting, etc. At syempre, since I'm a chef by profession, nagsishare din po ako ng mga recipe, mga healthy recipes, family recipe, at kung ano yung mga ilang pagkain na kinakain ng isang atleta or ng isang siklista. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Again, this is the Cycling Chef.